Coco Martin! Sabi nga, wala nga kaming kinikita sa negosyo. Nagreklamo ba kami? Tayo na, bro. So today, magre-react tayo sa video ni Coco Martin. So game, play na natin to. Play na natin to. Halimbawa kahit yung pamilya ko, kapag ang pamilya ko kinante, kahit sino ka pa, lalaban ako ng patayan sa'yo kahit patayin mo pa. Aksan tapang. Ako, binarubal na. Talagang, pinangangatawanan niya yung ano yun, no? Pinangangatawanan niya yung pagiging kardo. Grabe. Tayo eh. Tinarantado na tayo eh. Kinuha na yung bahay natin. Sa parinig nyo, kung ano yung nawala sa atin. Kasi kung lahat tayo mananimik, aabusuhin. Kaya nga, ano daw kinuha yung bahay? Ayun nga, nasa bahay siya, oh. Tayo niyan, para tayong bakat kinuha. Sa bahay niya. At pagkatapos, pag nakita kayo, ano yung expect mo? Sobrang galit na galit po. Ano klaseng tao to? Sa gitna ng pandemya, sa gitna na nangyayari sa ating bansa, na una nyo pang isipin, ipasara ang ABS-CBN bago kaysa tugunan ang lahat ng pangangailangan ng ating bansa. Tapos yung mga tao, tuwang-tuwa. Tuwang-tuwa kayo na nawalan ng trabaho ang 11,000 na tao. O ngayon, kaming 11,000 na tao, ano mangyayari sa amin ngayon? Ngayon, kaming mga artista, paano namin tutulungan ng ilang pamilya tinutulungan namin at binubuhay namin? Anong sabi ni Harry Roque? Diba? Anong sabi niya? Oh, kumila kayo, dole. Diba? Huwag kayong mag-alala. Bibigyan namin kayo ng ayuda. Eh kung ang buong Pilipinas kayo, hindi nyo masupplyan eh. Pati kami makikidagdag. What? Ano daw? Pati daw sila makikidagdag? Eh bakit? Wala ka bang ipon lintik ka? Ang dami-dami mong pera. Ganda-ganda ng bahay mo. Dami mong magagarang sasakyan at motor. Tapos wala kang naipon. Sasabihin mo makikidagdag ka pa sa pila. Bay, tarantado pala to. Putang ina. Tsaka, kami nga eh. Kami nga, wala nga kaming kinikita sa negosyo. Nagreklamo ba kami? Tayo na, Brad. What the fuck? Alatang-alatang scripted sinasabi nito eh. Kami pong alatang black propaganda galawan itong mga dilawan na to eh. Mga artista, ang ABS-CBN, kami po ang mga isa sa mga pinakamalaking nagbabayad ng buwis sa ating bansa. Kami po, may binabayaran po kaming... Lahat naman ata nagbabayad ng buwis, Brad. Tax, taon-taon. Meron po kami binabayaran back every month. Napakalaki nang naitutulong. Dapat lang ho kayo magbayad ng tax. Dahil kung hindi ho kayo nagbabayad ng tax, eh ahabulin ho kayo ng BIR. Namin, bukod sa binabayad namin tax, may serbisyo kaming ibinibigay sa mga tao. Pupunta kami sa ibang bansa para kamustahin ang lahat ng mga OFWs. Bakit dumating ang pagkakataon na ito na kami ang naisip niyong tanggalin? Na sa panahon ngayon, ang ABS-CBN at ang mga artista ang unang, ang isa sa mga tumutulong sa mga tao ngayon. Ano pong malaking problema dun? O ngayon, tatanungin ko kayo, sa lahat ng mga basher, ng mga fans ko, kamusta po kayo? Sa lahat ng mga trolls dyan, kamusta po kayo? Magpapaka-jologs na po ako. Bakit po? Gago, matagal ka ng jologs. Kasi, sabi ko nga, ang mga tao ngayon, sa lahat ng mga taong naninira sa amin, hindi kayo pwedeng labanan o kausapin na mahinahon. Hindi naman kayo sinisiraan eh. Sige nga, di ba? Kahit sa anong post nyo sa mga social media account nyo, hindi naman kayo sinisiraan. Pinaliliwanag lang sa inyo kung bakit nagsara yung station nyo. Ngayon, kakausapin ko po kayo sa sarili nyo lingwahe. Pasensya na po kayo. Galit na galit ako eh. Sige nga, magmura ka nga. Sige nga. Tatarin mo nga kami ng mura. Galit na galit. Sobra po. Ngayon po, ano po ba uunahin natin ngayon? Tanggalin ang kumpanya na tumutulong sa ating kapwa, sa lahat ng mga Pilipino, o yung sugal na pinapasok sa ating bansa? Putang inang lupit mo, Brad. Napasok mo pa yun? Naisip mo pa yun? Buti pa yung pogo. Diba? Pinaglalaban nyo. Itong kumpanyang tumutulong sa lahat ng mga tao ngayon, pinasara nyo. Ano yun? So, kitang-kita po natin, no? Ang ugali nito si Coco Martin. Lumabas na po ang totoong kulay niya, mga kapatid. Mga kamanibela, tsaka mga kaibigan.
So dito po may papakita lang ako sa inyong news article mula sa News 5. Tignan po natin kung legit tong page ng News 5 na to. So mayroon siyang check, no, blue check. Ayan, verified page. Kitang-kita po natin. So News 5. So ayon po dito sa post ng News 5 na sinasabi po ni Robin Padilla na siguro po mainam sabihin niyo po kay Direk Coco na huwag bubuhusan ng tubig yung mga crew na nakakatulog sa pagod at pagpatol sa location manager na babae. So February 20, ang laki na, grabe, 'di ba? Ang laki na ng ulo niya. Tapos ngayong nagkaroon ng ito, ng sitwasyon na ganito, na temporary close yung ABS-CBN, eh lumabas na ang totoong kulay nito. So sa mga fans ho nitong taon to, eh magising ho kayo. No? Kitang-kita ho natin kung ganong maging jolog yung taon to. So susunod natin mag-react tayo kay Kim Chiu, no? Sa patong babaeng to, eh, napaka-boba nito eh. Tangina. Pantay-pantay ang lahat ng tao. Sa classroom may batas. Bawal lumabas o bawal lumabas. Pero pag sinabing pag... Okay. Ulitin nga natin, ulitin nga natin. Pantay-pantay ang lahat ng tao. Pantay-pantay. Sa classroom may batas. Sa classroom may batas. Bawal lumabas o... Bawal lumabas. Okay. Tsaka nakapagtaka lang, ano, bakit kaya yung lumabas ang pumasok sa isip itong taon to? Pero sige, pagbigyan natin. Bawal lumabas. Bawal pero lumabas. Pag sinabing pag nag-comply, nag-comply na bawal lumabas, pero may may ginawa. Ibig sabihin, pag sinabi mo nag-comply ka na bawal kang lumabas, sumunod ka. Sumunod ka na hindi ka lumabas. Sa pinagbabawal nila. Ano daw? May ginawa ka sa pinagbabawal nila. So ibig sabihin nun, teka nga. May ginawa ka, eh wala namang pinagagawa unang-una sa lahat. Inayos mo? Inayos mo? Bakit? Bakit mo aayusin? Iyon na yung sinabi. Bawal yung ka law ng classroom nyo? Law ng classroom nyo. Iyon na yung law eh. Bawal kang lumabas. Iyon yung utos. At sinubmit mo ulit? Bakit mo isasubmit mo ulit? Ay, pwede nang pala ikaw lumabas. So kung wala ka namang nilabag na batas, my God. Bakit ka ipapasara ng isang NTC na pag-aari ng gobyerno? Samantalang may ibang franchise channels, franchise radio station ngayon, I think 7, hindi nila pinasara. Tanging ABS lang ang sinara. Yung 6 na yun, or hindi ko alam kung ano yung tamang number na na-expire na rin yung franchise, nag-ooperate pa rin hanggang ngayon. So, nasaan ang batas? Law is law. Wow. Hindi po ako lang to, pero... Ito lang yung opinion ko, and hindi po ako graduate ng law. Pero yun po yung alam ko. Ibig sabihin, yun lang yung naabot ng utak niyang maliit. Utang yun, grabe. Sumakit ulo ko dun, Brad. Kayo ba? May naiintindihan ba kayo dun? Comment nga kayo or mag-message kayo sa akin kung may naiintindihan kayo dun. Paglaban nyo tong taon to, utang yun, sumakit ulo ko dun, Brad. Mahirap po sa engineering math ko eh. Alam mo yun? Diyos ko, ewan ko ba? Ay! Tulad nga ng sinabi ko, gawin nyo, kayong dalawa ni Coco Martin, ni Coco Bobo Martin, pumunta kayo sa Malacanang pagkatapos ng enhanced community quarantine. Gawin nyo, sumulat kayo na kayo gusto nyong humingi ng pasensya at ng patawad na personal, manikluhod kayo, halikan nyo yung paa ni President Duterte, himurin nyo yung puwet niya, siguro mapapatawad kayo sa ginagawa nyo yan. Ay, tsaka unang-una, sinabi nga ni Attorney Pañuelo na walang kinalaman si Duterte dyan. Ngayon, maganda nyan, lumapit kayo kay President Duterte para matulungan kayo sa issue nyo yan. Diba? Napakasimple lang naman yan eh.